Okay guys, welcome to my video. Ito yung sa coins PH. Ito yun, no? So ang gagawin ko is bago ako mag-transfer ng USDT papunta sa USDT wallet papunta sa SSP is kailangan mo munang magbili ng USDT. Ito. So dito tayo sa portfolio. Tapos search. Search natin USDT or Tether. Na pagpindot mo ng ganyan is kailangan mo munang mag buy. Yan. Buy. Buy USDT with PHP. Yan. Oh, hindi pala kasi na-receive ko na pala as USDT. So ito na pala yung USDT ko. Is 81.09, a total of 4,649.61. Wait lang ha. Parang kulang. So meron naman akong 9,000. Balik USDT, buy USDT. So ito sa 980. Ito yun. So magkakarawan ako ng 85 USDT. Ah, ito pala yung 4,980. Ito yung bago kong transfer galing sa GCash. Kasi yung kapatid ko nag-transfer siya ng 79 USDT. So converted agad yun ng USDT. So ito daw ang pwede kong ma-convert papuntang USDT is 4,980. So ibabay ko muna siya para ma-convert siya as USDT. Okay? Buy. Yan. Confirm. Go to portfolio. So, tingnan natin. Ito na si USDT ko. Meron na akong 167.06 equivalent to 9,582. So ito, gagamitin ko ito para i-transfer papuntang SSP. So click ko si transfer. Yan. Ganyan, no? Tapos send USDT to another wallet. Okay. Pagka ganun, is send to external wallet and choose network. Tron talaga ang ginagamit ni SSP. Ayan. So max mo, ang max daw is 167.06. Pero ito siya, USDT address. So dito merong charge na 3 USDT. Ang laki, 172.05. For now, hindi mo na ako mag-transfer kasi kulang pa ang pera namin. Kulang pa ng 6,000 para makaipon kami ng 16,000 for grid 2. Itong USDT na address, dito pala yan makikita sa SSP. Tingnan natin. Dito sa recharge. Ayan. Ito, i-copy mo yan. Si deposit address. Tapos lagay mo dito. Yan. So yan. Ganun 'yun ang pag-send. Okay? So sunod na lang kasi kulang pa aming pera. And that's for the video for today. Thank you.